Master Sexy. Kaya ako mag-uniform, ha? Alam mo namang mainit ang mata sa atin ng media. ICP naman. May special treatment ako dito. Pag mag-uniform, kahit ano, mag-sibilya ka. Para pag nakita ka nila dito, eh, madali lang lusutan. Sabihin na lang natin, ha? Tag-ibang selda ka, nagpapapicture sa atin. Hirap talaga. Kalagi na lang kami may kasalanan. Kalagi kami pinagbibintangan. Kalagi nainit ang bata sa amin, ang publiko. Porkit, malakas kami sa masa, mukha kaming masa. Masyado na sila. Mahirap pag ikaw ay celebrities, senator, may pa-picture lang. Kinukunik ka agad sa kanila. Ikasalanan ko ba kung magpapicture sa akin ng mga tao? Eh sa gusto nila mga picture, hindi ko naman may pinigilan. Kasalanan ko ba kung paano yung napulis na yan? Ano niya? Pwede ba picture? Pans na pans kita. Ako pa ang naging pang ngayon. Pagpamilya Estrada ka talaga, karugtong na talaga yung intriga. Mga bang mga headline na yun? Ayan o. Estrada, ousted from office. Ang tagalan nito ah. Pagpamilya Estrada ka, tulad na lang ng pinsan kong si Ian, sinasamba yun sa Laguna. Pinatalsik. Ayun, dumiretso sa ER ng ospital. Hindi matanggap ang nangyari. Tatay ko na lang, oh. Ilaglag. Mula Malacanang. Pinakyat sa tanay. Tapos, ganun din. Bumaba. Ngayon, nakaupo. Sa Maynila pa. Walking distance sa Malacanang. Pero alam nyo, nasabi sa akin, tatay ko, mahirap pa lang tumakbong mayor ng Maynila. Mas madali naman yung presidente. Kita mo nyo, naging presidente siya. Bakit? Parang huli na kayo ng planeta. Kinabahan ako, mukhang sinusundo na rin tayo. Sa po ah. Ano ng tatay ko, tumakbo na lang ako ng presidente kaysa mag-mayor ako ng Maynila. Kasi, doon siya nahagay, doon siya napagod. Sa pagmamampa niya sa pagiging mayor ng Maynila. Kalaban yung, kalaban niyang si Mayor Bilim. Kampanya niya siya ng kampanya ng kahabaan ng Espanya. Tumawid siya, kampanya siya ng kampanya. Hindi man ang sinabi, kasi yung city na pala yun. Ayun, hindi na naisama yung boto. Hindi na lang, malakas pa rin ang tatay ko sa masa. Kaya ako, nararamdaman ko kaya mainit ang mata sa akin ng mga tao. Dahil nga, mga natunugan nila, pwede na ako tumakong presidente, malakas pa rin ang kapit ng tatay ko sa masa, kaya pa rin nanalo. At kapag ako, ang tatakbong presidente, walang iba akong kukuning running mate, kundi ang aking cellmate. Gusto ka dyan, parin mo? Pantulog. Sige niyo pag nagkasama kami, ang panday at ang handa. Sa akin ang San Juan, sa'yo ang Cavite, tayong dalawa, nasa camp kami. Maganda rin yun. Kapag ako ang naging presidente, marami akong gustong baguhin. Gusto kong linisin lahat ng mga cabinet members, pagsablay, ligpit sa cabinet. Siguro maganda, umpisahan natin yung talagang nararapat kung saan sangay ng gobyerno sila. Doon sila. Sa NBI, ang ilalagay ko dyan, si Bibi Gandang Hari. Bakit? Sino ba bang dapat karapat-dapat? Si Bibi Gandang Hari lang. Ilang taon niya tayong napaniwala. Ilang taon niya tayong nilintang na action star
siya, hindi niya alam, hindi natin alam, gusto niya pala maging leading lady. Gusto ko sa education, si kumparing Manny Pacquiao. Sipin niyo, ang galing intindihin ang English niya. Eh, madaling matuto ang bata. Ang ilalagay ko naman sa NMDA para wala masyadong yun. Mga violence na away trapiko, si Kuya Boy Abunda. Para magkaroon man ng konting gulo sa trapiko, madali lang niyang lutasin. Kaibigan, usap tayo. Ang ilalagay ko naman sa local government para 24 oras na kamanman, si Kuya Germs. Amusement sa mga pagkor, mga laro-laro ganyan. Si Aiza Siguera. Para fastest finger first. Si Charisse, assistant ka lang yan. Ayun na si Aiza. Ilalagay ko naman sa Energy, Department of Energy. Kukul sa ano yan, no? Meralto, ilaw. Palamang si Nancy. Para lumiwanag ang buhay. Ang ilan? Ano narinig ko? Ano Chris? Wala. Wala si Chris. Marami na siyang nalalaman. Ako anong idadaldal pa niyan? Kahit tayo dyan. Sarap ng tawa nun ah. Masyadong tumawa. Baka hindi maganda pangitain yan. Baka sabihin na lang, kaya pala ang saya niya kagabi, yun na pala yung ulit. Ito to yan. Sino pa bang ilalagay ko sa gobyerno? May suggestion na kayo? BIR! Si BIR, ilalagay na. Parang mahalaga sa BIR. Vice Ganda, saan natin nilalagay? Sa ano? Sa Justice. Para siya palagi ng murado. Sa DSWD, nilalagay natin si Mahal at si Dagul. Para hindi mo lumayas sa mga bata, akala mo na talawin ng mga. Miriam, medyo ilalaglag din tayo niyan. Lagay natin siya sa Foreign Affairs para palagi nasa labas siya. Ilalagay ko naman sa Labor, si Trillanes, bigyan ng mga ng Labor para wala rin naisip. Oh, ano ba yaya? Wala ko rin ang kape ko? Akin na nga yung remote na makapaluta ko ng anong news kayo sa 42 inches na TV ko? Yung aircon! O bakit ulit? Isipin nyo naman, may special treatment ako dito. Dito na nga muna kayo. May shortcut dito papuntang Wakwak.